Who purchased the ticket. Because my dad needed the car for work. Yeah,
So the bus was too cold, so I had to put my jacket over my head or else I'll get a brain freeze. Like literal, migraine, ganon. The sky was really pretty and it reminds me of Namjoon. So, di ko alam kung bakit nakapatay lahat ng ilaw sa bahay. Akala ko na sa cinema ulit ako. A little story. Originally, hindi ko talaga alam na showing din yung Break the Silence. Kasi hindi mo lang ako nakakalabas, hindi ako lumalabas, and ngayon lang binaba yung, you know, age restriction. So, ngayon lang din ako napunta. Tsaka pilit lang ko ng nanay ko nung pupunta ng SM. Ayun, punta kami yung, I think it's Saturday. Yeah, Saturday, October 31. And, randomly lang talaga kami naglalakad ng bisan ko kasi siya yung kasama ko habang may ginagawa yung mom ko. So, nasa department store kami and then lumabas kami sa second floor. And sa second floor kasi andun yung cinema nila. So, pagdating ng home, alam mo yung ang layo pa lang pero nakikita kami sa peripheral ko. Hindi pa buhok yun ni ano. Legit. Yung sinabi ko, sabi ko, hindi pa buhok yun ni ano. And then, sabi, tinignan ng bisan ko, oh nga sila, BTS. And hindi siya fan. So, akala ko katong, wala ka, nadalian mo. So, tumakbo talaga ako. Tapos, nagpa-picture ako. Insert picture here. And here. And here also. And lastly here. So, hindi ako pwede manunod that time kasi we're running errands then and my dad needed the car. So, we got home. And then, I told my dad about that. So, November 2 dapat ako babalik, which is yesterday. But then again, nag-post yung SM na mag-deep sanitation sila. So, hindi ako napunta yesterday. Ngayon lang siya nag-open ulit, like Tuesday to Sunday. So I'll keep these tickets until the day that these movie tickets turn into concert tickets. So I hope you guys like this video. Please give it a thumbs up and also subscribe down below. And you can follow me on Instagram, Twitter, and even on Facebook. I don't bite people. And yeah, I'll see you on my next video. Annyeong! Yogi, 우리 감기.